Okay guys, so in today's episode, I'm gonna teach you how to get more leads and customer for your business by boosting one of your Facebook page posts. Hey friends, welcome back to my channel. So if you are new here, my name is Francis and ako po ay isang photographer working on a cruise ship. You can find me also at francisalmores.com kung saan pwede kayo mag-sign up for my weekly email newsletter. Let's get started. So okay guys, so nandito tayo ngayon sa aking Facebook page, Francis Almores. You can, if you'd like, you can check it as well. So, ang boost post natin is this one. So, this is a lead magnet going to one of my lead pages. Itong ginawa ko na lead page sa ConvertKit. So, if you're gonna take out this URL and paste that. So, pag clinic nila yung link is mapupunta sila dito sa isang tinatawag tong opt-in page or capture page, lead page, whatever. So, ang pinaka-purpose nito is just to get the email address para automatic na masisend tong guide na to. So, let's do this. So, ang gagawin natin is bu-boost post natin siya. Now, hindi lang natin basta-basta ito bu-boost post. May mga tweak tayong gagawin to make it sure nagagana siya. So, the first one na gagawin natin is you can add a button and let's say learn more. Yan. Then, button destination. Yeah, dadali natin sila sa website and gagrab lang natin tong URL na to. Then, palitan natin siya. And as you guys can see, automatic na magkakaroon siya ng button and dito. Then after that, itong audience details, ito napaka-importante nito. I'm going to show you later. Babaguhin natin yan and let's click this one. For the age range, let's say ang target natin is nasa 23 years old. So, and sino ba yung mga in your site, check, isipin nyo kung sino ba yung mga target audience nyo. So, sa akin is around 45. Yan, pwede pa yan. So, all woman or men, depende sa inyo kung anong klaseng product ang ginagawa nyo. Sa akin, all lang. Then, location, yes, Philippines, definitely. Then this one, this is the default na nilagay ng Facebook and tatanggalin natin yan. Kasi ang ilalagay natin dyan is more specific target audience. So napaka-critical na ito because tatargetin ng Facebook post yung mga audience na pinili natin. So I'm gonna show you. For example, ang target ko is mga photographer. May interest sa photography. Dagdag natin yan. Then, let's say photographer. Yan, mga interest. So, yun yung mga mahilig lang sa mga photographer ang makakakita nito. Then, let's say DSLR. Yan, Nikon DSLR. Tagay natin yan. Then, let's say, isa pang DSLR. I think, Canon. DSLR photography, pwede din. DSLR. Magazine, pwede din. Then, photographer. So, napakipon natin ito na make it sure na kilala nyo din yung audience nyo, yung target audience nyo, para mas madali nyo siyang para mas madaling maipakita yung ads. Let's say, pag natin photographer. Yan, travel photography, pwede din. Photography, wedding, pwede din. Target natin yan. Then, photograph, hindi masyado. Digital photography. Yes, pwede din yan.
Then what else? So basic detail targeting lang yan, because if you are going to more on advanced, you have to go to this ads manager, because in ads manager talagang mas ma-refine pa yung pwede mong ma-target, because this is just a broad na target audience. And so ang potential reach niya is nasa 48 million people. Actually napaka na dami pa nito. Let's see if you're gonna go to Facebook ads manager kung kaya pang mas mababa to or mas refine tong target audience natin. So nandito tayo sa audience sa ads manager. So ang gagawin mo natin is create tayo ng save audience. So this is maganda to kasi because kung di mo na kailangan ipaulit-ulit yung paglalagay ng target details, especially kung lagi ka nag Facebook ads, so it saves you a lot of time. So let's see, so lagyan natin siya ng name, let's see, free, para madali natin siya mahanap. Then yeah, create lang yan, and yan, Philippines, target natin yung Philippines. Then let's see, ang age natin is nasa 23 hanggang let's say 45 lang. Okay, lang target audience natin. Men or women, lahat. So let's say language natin English. And let's say all. Then Filipino, I think. Yeah, Filipino. So yan, dalawang. Then let's see, let's add some demographic interest and behavior. Pag binows natin siya, so let's say photography, lalabas yan, interest yan, photography, photographic studio, photographer. Let's say so yan, we can narrow that one. So potential reach na lang is 1.9 million. So then let's say DSLR. Lagyan natin DSLR, ang lalabas yan. So interest niyan is yan, Nikon DSLR. Then let's say type pa natin DSLR. Yan, DSLR photography. Lens, let's say magazine, mga mahilig sa magazine. So nasa 2 million ang potential reach. So we can narrow that one. So let's say pag ninarrow na pa natin siya, mga may interest sa photography na looking for job, tignan natin dyan. Job hunting, I think. Yeah, job hunting. New job. So bababa ang kanyang 1,000 people na lang. Pag inalis natin siya. Let's say job. Job hunting. 180, yan. Maganda yan. 180,000. Lagay pa natin job. Job seeker. Pwede pa natin itong dagdagan eh.
photography. Tingnan natin photo. May interest sa digital photography. So, 280,000 people. We can add also pag-ingay pa natin photo. Travel photography, portrait, interest, pwede din. Gawin natin yan. Photography. So, portrait may travel na. Wedding. Photography. So let's say nasa 400,000 people, pwede na yan. Magandang target audience na yan. So yan, so ngayon 480,000 potential 410, pwede na yan, maganda yan. And save natin siya. Then done lang natin yan. So ngayon nandito na siya. So free ebook. Create lang natin yan. Check lang natin. Then let's say pipinish natin siya ng September 30. So 21 days mag-run yung ads. And minimum 50 days. 50 pesos per day. At least 1,000 ang budget. Taasan natin itong budget na to. Then 1,500. Then pag wala dito, alisin natin Instagram. Then payment, usually pag wala pang nakalagay na payment method or credit card or debit card, ang mag-a-appear dyan add credit card. So you can change this one also. Ayan, so pwede kayo mag-add ng credit card o mamili ng payment. Then after that, double check nyo lang yung details. So tama yung mga yung copy. Then button. So this is pag check natin itong previews. Ito ang magiging ito ang makikita ng ating audience. So desktop like this. So phone, yan, so new speed, so close natin yan, and double check again, and let's boost this one. Okay guys, so after natin ma-boost is itong lalabas yan. Your ad is being created and ang status niya magiging review. So pag binisit natin yung ad center and yeah, makikita niyo yung status ng inyong ads is in review. Maybe it's depende kung first time yung mag-ads. Sometimes it takes 24 hours to 48 hours bago siya mag-approve. Or so depende din kung may mga violation kayong ginawa or mga especially sa copy or sa text ng inyong post, kung may nalabag ba kayong terms and condition. Depende, sasabihin naman sa inyo kung approve o hindi. Pag hindi naman approve, sasabihin sa inyo kung anong dapat baguhin para pwede nyo pang baguhin, then submit ulit ng ad. So right now in review lang siya, hintayin lang natin siyang ma-approve and I will show you anong itsura niya pag na-approve na. Okay guys, so after a few hours, na-approve na po yung ano natin, yung ads natin, and we can check that ads. You can go here, view results.
as you guys can see, approved na po yung ads and you can check your ad by viewing this. There you go. Then, it takes time bago talagang makakuha ng actual data because usually it takes to 2-3 days bago ma-update yung mga data, yung mga result. And especially kung nag-uumpisa ka pa lang sa Facebook ads, sometimes Facebook telling you that you need to run the ads at least 3 to 4 days bago talaga ma-optimize yung campaign because sometimes inaaral pa ni Facebook ads yung target audience mo. Kaya sometimes if napapansin mo for the first 2 days or 3 days hindi pa ganun madami nag-i-engage sa ads mo and i-keep mo lang siya up to 4 to 5 days. Because inaaral pa nga ni Facebook yung ads mo. Pag tinan off mo agad yung ads, is masasayang lang yung ginastos mo. Otherwise, hindi matatarget mismo ni Facebook yung target audience mo. Okay guys, so there you go. Hopefully, may natutunan kayo in today's episode. And if you have any question, let me know on the comment. And once again, I'm inviting you to check my website, www.francisalmores.com. And salamat po sa panonood and see you again in my next video. Bye-bye!